Ito po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paibakaysa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Father Froilan Andrew Maria Atras Jr. ng Marian Missionaries. Ngayon po ay gunitain natin si San Sebastian Martyr at si Papa San Fabian Martyr. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At isama rin natin ang ating intensyon para sa maayos na paghanda para sa Pilgrims of Hope sa Jubileo 2025. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng katatagan upang kaming tinuruan ng natatanging pagkauliran ng iyong mga martir na si San Sebastian at si Papa San Fabian ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Iloob namin ito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David, buhat sa matagumpay na pakikipagdigma laban sa mga Amalasita. Tumigil siya ng dalawang araw sa Siglag. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat?
Tanong ni David, tumakas po ako sa hukbo ng Israel, tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Winasak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at naglugsa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak mabilis pa sa agila. Mahigit pa kaysa leon ang lakas ng taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw nitong Saul na sa inyong nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa'yo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng laban ay nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Poon, kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat, umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwin ay tinapay ng luha yaong kinakain, luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ikalawang linggo ng karaniwang panahon. At ngayon ay atin pong gunitain ang dalawang kakaiba ng mga martir na si San Sebastian at si Papa San Fabian. Si Papa San Fabian ay pinatay ng mga hukbo ni Emperador Decius noong 20 ng Enero 250 dahil hindi siya sumusunod ng Emperador. At si San Sebastian naman, isang dating sundalo na hindi kilala na siya ay Kristiyano. Naroon siya upang tumutulong sa mga Kristiyano, lalo na ang mga biktima ni Emperador Diocletian. Pero noong siya ay nasita na at nakikilala na siya isang Kristiyano, siya ay itinali sa isang punong kahoy at pinagpalaso. At siya ay hindi namatay, pumunta kay Emperador Diocletian at sa pagharang niya doon, siya ay binugbog hanggang mamatay at tinatapon sa sewerage hanggang namatay siya noong 20 ng Enero 288. Mga dakilang martir ng simbahan na nagpapahayag na kailangang maging matapat sa Panginoon. Dahil ang mga matapat sa Panginoon ay kuminsan ay tinatawag na nasiraan na ng bait. Sa ating unang pagbasa, sa pangalawang aklat ni Propeta Samuel, Kapitulo 1, Bisyo 1 hanggang sumusunod, ito ay ang simula ng pagkapangulo ni Haring David sapagkat si Jonathan at ang kanyang ama ni si Saul ay namatay sa isang gyera laban sa iba't ibang mga grupo noon na kumukontra sa hinirang na bayan ng Diyos ang Israel. Kaya si Haring David ay nagluksa ng buong araw kasama ang kanyang mga sundalo upang ipahayag ang kanilang paggalang sa mga hinirang ng Diyos. Pero lahat ay tinutulungan ng Diyos sapagkat iniligtas niya ang lahat ng mga tumutulong at lahat ng mga nanampalataya ng Panginoong Diyos na si Yahweh at ang tumutulong sa paghirang at pagbuklod sa bayan ng Diyos ay lahat po ay nagkaroon ng isang paghihirap. Kasama na ang ating Panginoon na kung saan siya ay gumagawa ng mga kababalaghan
siya ay nagtuturo tungkol sa mabuting balita. Siya ay pumunta at nakisama sa lahat ng tao, pero ang tawag sa kanya, nasiraan ang bait. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, ni San Marcos, Kapitulo 3, Beso 20 hanggang 21, napakaiksi lang, pero malaman. Dapat po nating tingnan ang background nito na kung saan ang ating Panginoon ay wala ng panahon. Wala na siyang panahon at kasama ang kanyang mga apostol sapagkat lahat ng mga may sakit o lahat ng mga inalihan ng masamang espiritu at lahat ng gustong makakinig sa turo ng ating Panginoon at tinatawag na daan para sa mabuting balita ay pumupunta sa kanya. Kaya wala na siyang panahon. Halos wala ng panahon ng kanyang mga apostol din para makakain ng maigi. At dahil doon, ito ay nalaman ng kanyang membro sa pamilya. Atin pong alamin na sa panahon noon, ang pamilya ay napakahalaga. Ang clan o ang mga tinatawag na kalahi ay napakahalaga para sa una, pagbigay ng suporta. Pangalawa, pagbigay ng proteksyon. Pangatlo, sa pagpapatuloy ng tradisyon ng mga Hudyo. Pangapat, upang makikilala ang kanilang pangalan. At panglima, na magiging silbing gabay para sa buhay ng isang tao. Napakalaga ang isang pamilya, pero pinuntahan ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ng kanyang mga kamag-anak dahil siya ay tinuturing na nasisiraan ng bait. Itong nasisiraan na bait, ito yung mga laging sinasabi sa mga taong may malalim na prinsipyo sa buhay. At dahil sa malalim na prinsipyo sa buhay, hindi maunawaan. At kuminsan, maging masigasig pero hindi maunawaan ang kanilang paging masigasig sa isang gawain. Kaya, una sa lahat, dapat po nating tingnan ng versikulo 20 at 21 ng Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Marcos. Ang una sa lahat ay ang gawa ng ang ating Panginoon at pangalawa, ang reaksyon ng kanyang pamilya. Dapat po nating tingnan na una sa lahat, ang aksyon ng ating Panginoon ay doon umuwi siya sa Kapernaum na kanyang tinuturing na tahanan. Atin pong makita ang Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 2, versikulo 1, na doon na nainirahan ang ating Panginoon sa Kapernaum. Ito po ay mga 40 kilometers o 40 na kilometro mula sa Nazareth na kung saan doon siya lumaki. At dahil hindi na siya nakatira doon sa Nazareth, lahat po ng mga tao na kamag-anak niya o kakilala niya mula sa Nazareth ay pumupunta sa kanya. Hindi lang yung mga taga-ibang bayan, ang kanyang mga kamag-anak ay pumupunta rin. At dahil doon, sila ay nag-ulat tungkol sa ilang mga kamag-anak na kung ano nang nangyari sa ating Panginoong Hesus. So sa versikulo 21, nagkaroon ngayon ng tinatawag na maling pag-isip sa Panginoong Hesus dahil halos hindi na siya makakain at siya ay punong-puno ng ginagawa sa una, sa pagaling o pagamot sa mga may sakit, pangalawa, pagpapalayas ng demonyo at pangatlo sa pagtuturo ng mga tao. Pero para sa mga membro ng pamilya ng ating Panginoon, baka ang kanyang pagtuturo na kuminsan ay tinuturing ng mga Hudyo, lalo na mga iskriba, mga Parisiyo at Saduceo na kontra sa kanilang tradisyon, ay nakapahamak sa pamilya o mga kamag-anak ng ating Panginoong Hesus. Ay gusto siyang kaunin upang hindi madungisan ang kanilang pangalan. At pinuntahan rin siya ng mga kamimbro ng pamilya upang ipahayag sa kanya na nagsusuporta pa ang kanyang mga membro sa pamilya.
Pero ang sinabi ng ating Panginoon, pagtingnan po natin ang ating Ebanghelyo at magpatuloy tayo sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 31 hanggang 35, atin po makikita na ang ating Panginoon ay pinuntahan uli ng kanyang mga kamag-anak kasama ang Mahal na Birhen Maria at sinasabi, nariyan ang nanay mo, nariyan yung mga kamag-anak mo. Anong sabi ng Panginoon? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? At tinuro niya yung kanyang mga tinuturuan ng mga tao doon. Ang sino mang sumunod sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina, ay siya kong mga kapatid. Na tinuturo ng ating Panginoon na una sa lahat, iba ng klaseng pamilya. Sapagkat ang pamilya ay hindi lang na pamilya na isang clan, isang kamag-anak o grupo ng mga tinatawag na angkan. Ang tunay na pamilya, ayon pa sa ating Panginoon Hesus, ay ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Na ibig sabihin, ang Diyos ay siyang Ama at lahat ng mga sumusunod sa Diyos na Ama ay tinuturing na bahagi ng malaking pamilya o ng tahanan ng Diyos. Kaya, kaiba ang pagtingin ng ating Panginoon. Ang pamilya kasi nung panahon sa Roman Empire at nasakop noon ang Roman Empire sa panahon ng ating Panginoon doon sa Israel ay napahamak sa panahon ni Herodes Dakila na nagiging hari noong 37 BC up to 4 BC at yung kasunod na kanyang anak na si Herodes Antipas na kung gaano bagsik si senior na Herodes, ang junior ni Herodes ay lalo pang gumagawa ng masama. Kaya dahil doon, ang mga pamilya ay nagkawatak-watak sapagkat ayaw nila maging malaking pamilya upang maiwasan ang pagbayad ng malaking buwis o tax. At pangalawa, kapag malaki ang kailang pamilya, kinukuha ang isa sa membro o sobra pa isang pamilya upang gawing hukbo o membro ng maging sundalo ng Roman Empire. At pangatlo, may obligasyon sila na tanggapin ang mga sundalo ng Roman Empire sa kanilang mga tahanan sapagkat sila'y malaki na pamilya. Kaya upang maiwasan ang pamilya na lang na tinatawag ng nuclear family ng isang tatay, nanay at anak, yun lang ang may iwan upang maiwasan ang kaguluhan na sa panahon ng Roman Empire ay napakabangis at napakahirap mamuhay at para sa kanilang kaligtasan sa sarili, doon na po sila nakatuon sa pamilya na sarado sa tatay, nanay at mga anak. Dito po nating tingnan ang ating Panginoon ay gusto niyang ibalik na ang tahanan hindi lang yung tatay, nanay at mga anak, bagkos isang tahanan, isang pamilya na bukas para sa iba. Sapagkat ang patakaran, hindi ang direkta na kamag-anak o direct line ang tawag natin na mula sa tatay at nanay, bagkos ang tunay na batayan sa pagiging bahagi ng pamilya ay ang pananalig o panampalataya sa Diyos na sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo rin ay parang tahanan at pamilya ng ating Panginoon. Kaya tayo nabuklod na isang pamilya ng Diyos sa ating pagiging simbahan. Ang ating pong Ama ay ang ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay magkakapatid. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon, hindi tayo tumingin sa kaligtasang pangsarili o kaligtasan ng pamilya, o dili kaya nakatuon lang tayo sa kapakanan ng pamilya, bagkos tayo'y dapat tumingin sa kabutihan ng pinagbuklod na sambayanan ng Diyos, ang simbahan, ang pamilya ng Diyos. At dahil ang tunay na tatay nating lahat ay ang Diyos, dapat magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa na hindi lang nababatay sa pamagitan ng dugo, bagkos ang ating tunay na ugnayan sa tisa ay sa pananalig sa Diyos. At
ang pananalig na mayroong pagsasaksi sapagkat lahat na tumatalima sa kalooban ng Diyos ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Tingnan po natin ang ating sarili ngayon. Pakisabi sa katabi mo, kapamilya kita. Kahit na hindi mo kapamilya, kapamilya tayong lahat. Kapamilya po tayo ng Panginoon Diyos, kaya palakpakan po natin ang lahat ng mga naniwala na tayo ay isang pamilya ng Diyos at isang tahanan ng Diyos na walang iba kundi ang ating Ama ay ang ating Panginoon Diyos, at dahil dito, magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa na pinagbuklod sa pag-ibig sa Diyos, sa pananalig sa Diyos, at sa paglilingkod sa Kanya dahil tumatalima tayo sa Kanyang kalooban. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpakumbaba. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga naglilingkod sa atin, sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Katulad ni Maria, tayong lahat naway makatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawaan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumutulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawahan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong. Hiniling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin niyo pati ito upang paghahayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong mga martir na sina San Fabian at San Sebastian ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain katulad na may
na minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanento na marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Fabian at San Sebastian ay pararangalan. Sila'y kapalig naming may panindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng siling buhay. Tulad ng ganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kahit isa namang helsis si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa karakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Fabian, San Sebastian at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian niya.
sundin ang lumo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinhiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at terisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Nauuhaw sa mundo.
dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluwa, buhugas sa mga sala. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Hain Jesucristo. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Faris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagpasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong mga mater na sina San Fabian at San Sebastian. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pasalamatan po natin si Padre Froilan na kasama ko ngayon sa pagbanal ng misa. Palakpakan po natin si Padre Froilan. Salamat din sa lahat ng mga naglilingkod ngayon at lahat ng narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno at naugnay sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Palakpakan po natin ang lahat na nakiisa sa atin sa ating banal na misa. Salamat din sa mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Tayo ay isang pamilya ng Diyos. Bilang isang tahanan na banal ng Diyos na simbahan, tayo ay naugnay
hindi lang dahil tayo nananalig at nampalataya sa Diyos, dahil pinayaran tayo ng dugo at paghirap at buhay ng ating Poong Hesus Nazareno. Naway, handa rin tayong maglingkod sa Kanya at magmahal sa Kanya ng tunay. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Dalawa po kami ni Father Froilan ang magbigay ng pagbasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, naigpas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kinangang ka na nagsusama mo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.